Good day mga tol, may panibagong video na naman po tayo for today. It's all about Nefor, fastest way to mine dark steel. First, tuturo ko muna po sa inyo yung pinag-aiba ng mining boost and dark steel gain boost. Yung mining boost, ito po yung bumibilang ng palo natin, 5 seconds to 10 seconds. Mas mataas yung mining boost, mas mabilis po yung isang palo ng dark steel. Sa akin, nasa 6 seconds na lang. Kasi mas mataas yung mining boost. Yung dark steel gain boost naman, ito po yung gain natin na dark steel. Ito po yun. Yung bibilang. Mas mataas na dark steel gain boost, mas mataas yung makakuha niyang dark steel dito. Saan po ba nakikita itong dark steel gain boost? Dito po nakikita yan. Dito ko lang po napataas yun sa Codex. Reputation. And then, click nyo lang ito. Dark steel gain boost. Ayan. For now is, dalawa pa lang yung nalalagyan ko ng stats dito. Plus 1. Medyo mahirap kasi makahunt na ito and mag-upset. And yung sa mining boost naman po, paano ba napapataas yan? Dito lang po yun sa spirit. Ito, mining boost. Meron po ako dalawang epic na pang-mining boost kasi yung treasure niyan is pang-PVP. Yung uncommon ko lang sa career yung nilagyan ng pang-mining na treasure. Pero sa ka-uncommon, wala pa akong epic na pickaxe. And then sa location naman po, nagmi-mine na lang po ako sa 1F, 2F, and 3F. Hindi po ako nagmimina sa PK area sa 4F. Bakit? Mas maganda magmina sa hindi PK area kasi ang makakalaban mo lang dyan kung may kawar yung clan nyo o kaya naman yung mga Valley Hoarder, which is medyo malabo po kasi kadalasan ng mga Valley Hoarder dito is nagpapalakas and then hindi ka nila ipi-PK kapag nagmimina ka. Bakit? Kasi sa lahat ng nagmimina dito is may nakukuha silang tax kaya mas gusto nilang marami nagmimina. Kaya bihira lang po ang may mangpili ng body holder dito. So, depende pa rin po sa server yan ha. May mga ibang server na gahaman sa mga dark steel o kaya yung mga server na sobrang daming alp. And kaya po mabilis din ako nagkaaroon ng maraming dark steel dito kasi ang minimina ko lang is yung yellow and red. Paano ko po nagagawa yun? Punta lang po tayo sa dumpyo.com. Dito po sa maps. Dito sa check natin yung valley. Ito, valley floor. Makikita po natin kung saan naka-spot yung red and yellow spot. Ito po yan. Pare-pareho lang naman po yung map niyan. Sa Snake Valley, Beacon Valley, o kaya sa Red Moon. Dito lang po, 1F, 2F, 3F. Nagmimina ako lagi ng yellow and red. Bihira na lang po kung magmina ng blue kapag wala na talaga. Nililipot ko po lahat yan. 1F, red, yellow. Kung ano yung madaanan ko, miminahin ko na. Sa 2F, and lipat-lipat lang po sa Beacon Valley, Snake Valley, and Redmond Valley. Kaya mas napapabilis yung pagdami ng aking dark steel. And buod po dito sa mga valley floors, check din po natin yung SP. Dito rin po ako tumitingin kapag nasa SP ako kapag tapos ng boss hunt. Maghanap naman ako ng red or yellow na dark steel. Dito po mga naka-spot yan. Yan lang po. And yung naipo kong dark steel ngayon, wala pa po siyang isang linggo. Ito po, nasa 6.8M dark steel na. Hindi pa po ako nagmimina niyan sa Magic Square kasi ang ginagawa ko sa Magic Square is nagpapa-level. So, mas napabilis siya kumpara sa dati. Kung may katanungan po kayo, mayiyang mag-comment, like, share, and subscribe na rin po para updated kayo sa mga ilalabas pa natin na video. Mag-upload pa po tayo ng mga updates, tips and tricks, and kung paano mag-cash out. Tune lang po. Peace out.